world where innovation and entrepreneurship reign supreme. A select few rise above the rest. Welcome to the Netizens' Choice Awards, where the power of the people meets the brilliance of business. The Netizens' Choice Awards for businessmen and entrepreneurs, where vision meets action and where the power of choice drives progress. But what sets the Netizens' Choice Awards apart is that it's not just a celebration of wealth and success. It's a celebration of the impact these individuals have on society, the lives they've touched, and the difference they've made. These entrepreneurs aren't satisfied with the status quo. They're the ones who see problems as opportunities and challenges as stepping stones to success. They are the architects of their own destiny. They aren't just businessmen. They're visionaries, risk takers, and the driving force behind global change. Well, sa ating assistance ng mga negosyante rin na katulad ko, lagi ko sinasabi kung ano yung inyong passion, ano yung inyong love na gawin sa inyong buhay. For example, ito ay produkto or services, just focus on that. Yung isang bagay ba na hindi kayo nagsasawa gawin kahit na madaling araw na, tinatrabahan nyo pa rin, or gustong-gusto nyo itong produkto na to, push nyo lang yon. Ibig sabihin, andun lang inyong passion, andun lang inyong dedication, andun lang inyong love. Kaya kung ano man itong bagay na ito, ituloy nyo lang. At huwag kayong mapapagod mangarap. Lahat po ay nagsisikap. Lahat po ito ay na-mention ko kanina. Paghihirap, pagsasakripisyo upang makamit ang ating mga adhikain, no? At matugunan pa ang servisyong gusto nating ipabigay at ipamigay sa ating mga kababayan. Mahirap man itong gampanan, ngunit tayo'y nagsisikap. Katulad po ng iba nating mga netizens dyan, sa abot ng ating makakaya, lahat po ito sa aking mga staff at lahat ng doctors also, maraming salamat. And especially, of course, sa ating mga partners, salamat din po. Ngayon, ang IntelliBuilders ay meron ng sariling building, may mga warehouse, satellite warehouse na kami sa NCR, kasi ang mga projects namin as of now, Metro Manila and NCR. Ang gusto namin, education. Kaya yung mga, marami rin kami mga scholars. Now we have employees more than 180 na. Tapos bukod dyan, usually we help pag meron tayo mga typhoon victims, fire victims, kahit din yung mga ibang may sakit. So hindi kami nagpo-focus sa isa lang. What we want is kung saan kami pwedeng makakatulong at kaya namin, binibigay namin, hindi lang kasi dyan yung monetary eh. Kailangan dyan na dyan yung pagmamahal mo, yung genuine concern mo. Sa business namin, kasi nga dahil manpower agency kami,
Siyempre, mahirap dahil mga taong hawak mo. Kaya lang kailangan sa amin maging madali. Dapat mahaba ang pasensya at mahal mo talaga yung trabaho mo. Nagpapasalamat ang North Asia Central Manpower Services and of course ang family ko. Ang father ko na wala na, nasa heaven na siya. Siya ang founder kasi ng North Asia. Plus ang president namin, si Belen Legazpi, na alam ko na nahansyan siya kahit na hindi sumasama sa amin. Very supportive po yung aming president. And nagpapasalamat kami sa Netizen Choice kasi napansin si North Asia Central. Lahat ng hirap, lahat ng pagod, paid off. Thank you. Well, for the aspiring singers, songwriters, the ones that want to make it in the music business, just sharpen your tool. The thing that I've learned of my 17 years in the industry is kilalanin mo ang sarili mo. Yun yung pinaka lesson siguro na natutunan ko. Kilalanin mo ang sarili mo. Because in the beginning, let's be real, hindi mo pa kilala sarili mo. Hindi mo pa kilala yung strengths mo. Hindi mo pa kilala yung kung yung style mo, you know what I mean? My early years, ang dami kong sablay din eh. You know, it's also from the failures where we napupulot natin yung mga success natin. So, yun, it's okay to fail. Congratulations! Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm very honored and privileged na makatanggap ng Netizens Choice Award. Well, marami eh. Kasi I've done more than 300 films and thousands of kumbaga TV series appearances, kontrabida roles, minsan salbahe, minsan mabuti din naman. Ano yan, parang kumbaga sign of versatility. Kumbaga eh, kung anong i-assign sa akin na role, eh, kailangan kong gampanan ng maganda at naayon ba sa role? Tama. It's an honor. Maraming salamat po. Netizens Choice Award. Kumbaga, eh, nakakatawa kasi parang People's Choice Award ito eh. Well, syempre, I'm very honored na pinili nyo kasama ng mga netizens natin na babigyan ako ng ganitong klaseng parangal. Maraming salamat po. Once again, this is Direct Melee of Netizens TV. And guys, for today's video, ayan. Hello mga netizens! Direct Melee of Netizens TV. And guys, for today, tonight's video, welcome. Bakit ba ako ay minumute? Ayan mga netizens. Once again, Direct Melee po of Netizens TV. And for tonight's video, ako po ang magiging host natin for Season 4, Webisode 3 of Netizens TV Show. And tonight, we will be presenting some of the awardees of Netizens Choice Awards. Ayan, mga netizens. Bago ang lahat ng yan, ay explain ko po muna sa inyo, ano po ba ang meron sa Netizens Choice? Actually, the word netizens, mga netizens, ay coin word po ito ng two words, yung internet
of course, and the citizens, kaya po netizens. Mean to say, yung mga nag-choose po na to, nagpa-follow po sa atin, ay talagang mga totoong accounts, mga netizens. And now, with this, we will be presenting tonight some of the awardees for May 8, 2024 na awarding ceremony of Netizens Choice at the POSH, yan, Okada Manila Grand Ballroom. Once again, this is actually our third year for the Netizens Choice Awards. And we give recognitions to products, brands, companies, or services, or individuals na merong strong online presence and use the social media in a very responsible way. Yan. So, ayun yung ating ano. And then, yung mga trending posts, trending vloggers, trending mga brands, yung mga nakapag-build talaga ng brands nila through online or through social media. Yun yung binibigyan natin ng recognition na itong Netizens Choice Awards, mga netizens. So now, ayan, hindi natin patatagalin, may makakasama tayo ngayon na Netizens Choice Awardee. Ito ay the Certified Netizens Choice Quality Services Orthodontist Clinic in Bulacan. Yan, walang iba kundi ang Madeline's Dental Clinic. But before interviewing Dr. Elva Marie Bayaborda, ang CEO and President of Madeline's Dental Clinic, let me show you this video. Ayan mga netizens, ang Madeline's Dental Clinic promotional video, and tawagin na natin si Dr. Eva Marie Bayaborda, ang CEO and President. Hi, Doc! Hi! Hi, ayan. Netizens! Hi, I'm Dr. Eva Marie Ramos Bayaborda. I'm the owner and resident dentist here at Madeline's Dental Clinic. We are located at Dampol Purse, Pulilan, Bulacan. We have been operational since May 8, 2003. Last year,
are the recipient of Golden Globe Business Excellence Awards for Best Trusted Dental Service Provider. Wow, ang ganda naman ng ano, Best Trusted Dental Services Provider in Bulacan din yun, Doc. Ayan. Yes, so, ayan mga netizens, no? Nakilala na natin si Doktora. Doc, very curious lang po ang ating mga netizens. Bakit po ba Madeline ang pangalan ng ating dental clinic? Ano po bang history or the story behind this name? Sige, Doc. Okay. Actually, the name Madeline's, it is the name of my daughter, Madeline Bayaborda. She will be my successor. She will be the future dentist of Madeline's Dental Clinic. But before then, naisip namin yung pangalan na yon kasi aside from the dental clinic, we also have a spa. Double siya, Madeline Dental Clinic and Spa. Para mas bagay yung name niya for that establishment. Mm-hmm. Correct, Doc. Tsaka ano, Madeline. Parang ang ganda. Yeah. Or Madeline. Mas may dating. Yes, may dating. Diba? Ayan, napakaswerte naman talaga ni Miss Madeline. Kasi diba, parang alam mo yun, yung meron na siyang ano, meron na siya agad na iti-take over. Diba? Pagka-graduate. Yes. Graduate na po ba si Miss Madeline, Doc? Next year. Hopefully. Oh, yun. Ayan, Miss Madeline ha. Next year after mong gumraduate, may ano ka na agad. May clinic ka na agad. Sabak na agad. Sabak na agad. Ayan. Tsaka napakaganda kasi diba, red carpet ka na, Miss Mad. Ayan na yung ano, andyan na yung name. Bearing your name. Ayan. So Doc, yung kasi diba, nakakatuwa na. Some of, kasi ang name talaga, kailangan talaga yan pinag-iisipan ng maigi, di ba, in business. Yes. Tapos sa inyo, talagang pinangalan nyo siya kay Madeline, sa anak nyo. So talagang tamang-tama yung, ano nyo, nagiging award nyo na trusted or the quality service. Kasi di ba, hindi mo itataya yung pangalan ng iyong anak para dito kung hindi, yes, kung hindi trusted or hindi quality yung service na ibibigay nyo. Ayan. So, ayan mga netizens, no? So, ayan, Doc, ano po ba yung mga, syempre, of course, dental clinic. Ano-ano po ba yung mga services that you have aside from, diba, syempre, bunot, linis ipin. Sige, Doc, pwede nyo bang i-share sa amin yung iba-iba pang mga, kasi ngayon. Common. Yung mga, yes. Yun yung mga common namin na mga procedures, yung mga oral prophylaxis, extraction. We also do surgical extraction, yung mga odontectomy, root canal therapy. We also have dentures, complete dentures, flexible dentures, fixed bridge, yes, porcelain pocket ground, veneers. Yeah. Ayan. So, the hobot naman dun sa ano, sa pricing ng services ninyo. Ano po bang masasabi niyo, Doc, dito sa ano? Kasi di ba yung iba sinasabi na pag high yung quality, high-end din yung price. Sa inyo po ba, Doc, is na-afford lang po ba to ng ating mga netizens maski na high-end yung quality? Ay, yes po. Sige, Doc. Actually, yung mga prices po namin, dental services namin, very affordable po siya. Kasi gusto naming mabigyan ng quality na dental service din yung mga yung alam natin sa mga middle income people, yes. From the CDE crowd, 'di ba, para ma-experience nila magkaroon ng magandang services. Yes. Kasi parang mas ano namin na more of service than financial gains. Tama. Ayan, Doc. So, how about, Doc, kasi ngayon yung kasi alam mo na yung mga netizens ngayon, no, gusto nila yung sa ipin na maganda talaga. So, how about naman, Doc, sali, for example, yung some braces. Ayan, meron po ba din yung, like, for example, gusto nila parang installment lang or mag-down lang sila. So, may offer din pa yung ganun. Parang every visit yes na lang nila babayaran. Yes po, yun. Yes po. Bali, nag-o-ano lang kami ng down payment po, a certain fee for down payment. And then, monthly po, habang ina-adjust yung para sa braces treatment nila, doon sila nagbibigay ng ano, ng extra, another payment for the treatment. Oh, yun. Ayan. So, ang mga captured market po natin dito, Doc, usually, mga estudyante po ba o mga
mga professionals? More of students, professionals, and seniors. Actually, marami po kami seniors. Sa dentures. Sa dentures. At saka sa mga extraction, ganun po. Yan, sa mga pasta, no? Extraction talaga, aray ko. Mukhang malapit na kung tanggalin yung mga ngipin ko. Yes po. Mukhang malapit na ako doon na. Ayan. So, ayan, Doc. For ano, Doc, kasi di ba, of course, there are also some dental clinics in the area. So, ano po ba ang masasabi ninyo na edge or product or service edge ninyo or inyong advantage po ninyo kaysa sa ibang nag-dental clinics din po in the area or sa mga karatig na ano places? Actually, wala naman talaga ako masasabi na para talaga advantage namin dahil all of us naman talaga binibigay naman yes. the best for the patients. Mm-mm. Ang ano ko lang siguro, yun nga, we extend more para matulungan sila. Kumbaga, hindi kami nagpe-presyo na masyadong mataas para maging affordable for all. Mm-mm. So, affordable price with pero quality yung service. Pero quality service. Yes po. Ayan. Okay, very good. So, Doc, how about naman yung ano yung social media platforms po ninyo? Paano po ba ninyo ginagamit ngayon yung ating social media? Kasi more or less doon po kayo na bump in ng isa sa mga researchers o kaya ay isa sa mga client po ninyo, estudyante man yun o professional, ang nag-send sa amin ng nomination. So Doc, ano naman po ang ano ang ginagamit yung mga tools ngayon sa social media? Actually, before word of mouth, more of word of mouth kami. Yes. And then last, naglagay ako ng page mga... ano na to after the pandemic na actually kami nakapag-start. Tapos nung magkaroon ng mga TikTok, yan po, nagti-TikTok po ako. Ayan, sa FB. Wow. Reels, sa FB. Actually, Reels, ako to, yes. Tooth Doctor 70. Minsan po doon, nagbibigay ako doon ng mga, paano yung mga treatment, paano ginagawa yung mga treatment doon sa TikTok Mm-mm. page ko, tsaka sa FB page po namin, para maging aware din yung mga patients. Tapos meron po din, minsan po sumasayaw din po ako doon sa mga content po. Ang galing naman. Actually, Doc, dati akala ko talaga yung TikTok is ano, kasi doon yung mga bata, sila yung nagti-TikTok and then I thought it's just parang, alam mo yun, yung, kasi parang, ano mo siya eh, parang stress, ano eh, parang stress reliever. Stress reliever, yes. Yes, doon nasayaw ka, ganun. Tapos ilalabas mo rin yung other side of you, diba? Yung ganun yes. na, uy, si Doc yes, pala magaling sumayaw. The dancing doctor pala to. Ayan, dancing dentist. So ang inyo po, dancing dentist. Okay, so Tooth Doctor 70, yeah, na-save ko mga netizens yes, po, ha. Yes Tooth yung Doctor po, 70. Yes, i-ano nyo po yan, i-follow nyo po yan. Ako din, Doc, paki-follow din po ako. Direct Melay, meron na po akong 3 followers. Kung i-follow nyo ko, pang-4 na kayo. Sige po. nagsasayo na din, ano, nakakatuwa naman. Well, anyway, ayun, Doc, so, aside for, ano, dun sa, ano pala ang masasabi nyo, Doc, na, di ba kasi sabi nyo kanina, word of mouth. Ngayon, meron ng mga trending site, meron na tayong social media. So ano po yung masasabi niyo, Doc, na kaibahan nung noon at saka ngayon na pagninegosyo? Actually, mas okay po ngayon. Kasi yes. mas marami kaming nare-reach. Kumbaga, mas maraming nare-reach na people yung aming, ano, yung aming services, yung aming page. Mm-mm. Mas nakikilala. Kumbaga, mas nakikilala po yung clinic namin. Okay. So, ano po ba yung mga, yung pinaka ginagamit niyo po talaga is Facebook and TikTok. Yes, meron niyo po kayong Instagram. Instagram, yeah, Doc, meron gumagamit din po akong Instagram po. Lane Matt Eva po. Ayun mga netizens, so mamaya, Doc, i-promote po natin lahat yan para ma-follow po nila. And yes, sa mga client po natin, Doc, na tawag ito, yung mga kliyente natin na nag-PM sa inyo, so, paano po kayo nag-establish sa kanila ng rapport? Paano na kayo nagkakaroon ng, nag-build ng relationship with them online? Tapos para makarating sila sa inyo, para maimbita sila. Yes po. Sige. Talaga pong I see to it po talaga na lahat ng mga nag-message sa amin. Taglang nire-replyan po namin, namin sila, yung mga concerns nila. Yun, na-address namin po lahat ng concerns nila.
Ayun, of course. Ayan din. Ayan na, Doc. So, iyon na lang, Doc. Ano po ba ang mabibigay niyo po sa amin na marketing tips or business tips po sa mga gusto rin pong magnegosyo na katulad ninyo, like yung mga netizens natin na nanonood ngayon, meron po ba kayong mga maibigay sa amin na tips, Doc? Yun na siguro yung passion. Huwag lang mawawala yung passion do sa ginagawa mo para maging successful ka. Yun naman pinakaano yung passion, hard work, and dedication. Ayun. Doc, meron po bang ano, kasi of course this is a success story, no? When nag-start po kayo ng Madeline, meron po ba kayong mga business struggles din na daanan? And then paano nyo po ito na cope up? And of course, sige pa. Okay. Lahat naman po nag-start. Lalo na syempre nung bago po kami. Kasi dun sa una naming place, talagang unknown. Totally unknown po kami. So talagang nag-ano kami ng mga flyers. Talagang kada ano po yan, nagpa-flyers kami. Kada mass, lahat, kabisado namin ng schedule of masses noon. Talagang flyers po kami ng flyers para makikala. Tapos nun na po, first time namin itayo po ito, yung Madeline's Dental Clinic. May spa po kami noon. Back in 2003, hindi pa po kilala ang spa. So talagang tanong sa amin, ano yung SPA na yan? Ano yung spa na yan? So yun po, parang... hindi pa nila masyadong alam. Opo, talaga po nung time na yun, hindi po kami kilala pa talaga nun. Tapos talagang naging ano kami sa pag-disseminate ng information po. Talagang lahat po ng ano, nakapag-flyers kami, lahat po ng mga pwede namin magamit na. Kasi nung time na hindi pa masyadong ano po yung social media. Yes, hindi pa masyadong kilala, hindi pa masyadong nagagamit. Biruin mo pati ba naman yung meaning ng spa. Gusto pa nilang itatawa. Yes po, talaga. Totoo po yan. Nung first time namin talaga nag-open up, talagang hindi po. Baka mapagkamala maka special power of attorney. Yes po. Ano ba to? Law office ba to? Ayan. So, ayan, yes, Doc. During the pandemic naman, Doc, meron po ba kayong mga business struggles din? Mas dumami po ba yung kliyente o mas nahirapan po ba kayo the time? Actually, during the pandemic, nag-close po kami ng mga 2 months. Oo. Tapos, mga 2 months, saka kami po ulit nag-reopen, na may marami na pong pagbabago with so many changes na po dahil kailangan nang magsuot ng mga, yung pong mga nilalagay na coverall. Yes, para nga, PPE. Oo. PPEs, yeah. Mask, oo. Lahat po, kompleto na. Tapos, pati po yung mga patients, hindi na magsuot ng mga PPE. Nag-pro-provide din kami ng PPE sa kanila. Tapos bumili rin po kami ng mga sanitizer para talagang sanitize ang clinic, ganun po. Ayun. So, for ano naman, Doc, for operations naman natin, ano po ba yung mga future plans po nila? Meron po ba kayong future plans of expansion? Dito lang kayo, Doc, dito kayo sa Bulacan. Meron po ba kayong ibang branch? May branch na po ba kayo? As of now, wala po talaga kasi nag-concentrate po talaga ako dito. Kasi more of yung handling namin to, more of personal level po talaga. Mm-mm. So, nag-concentrate po kami to. Actually, nag-invest ako in other businesses. Pero kasi nga yung mga pwedeng hands-on. Oo, mga hands-on. Pero pag dito po talaga, hindi pa ako hindi kami nag-open up ng another branch pa. Kasi nga, parang mag-isa lang po ako na nagmamanage. So, pero yes, we're planning po talaga next year po, baka mag-full expansion po kami. Since yung husband ko din po, magsasettle na rin siya dito for good. So, siya na yung mag-ano po sa business side para makapag-concentrate talaga ako sa procedure, sa job ko. Tapos yun nga ang aking daughter, hopefully makagraduate na. So, pwedeng-pwede na kami mag-expand talaga. Aantayin, Miss Mads. Miss Madeline, inaantay ka na po for the expansion. Pagka-graduate. Ayan, malay natin, Doc, kasi alam mo mga Generation Z ngayon, mas grabe yung ano nila, Doc, yung it comes yes to business, diba? Marami silang ideas. Yes! Sobra, diba? Sobrang dami nilang ideas na saan ba nakuha ng mga batang ito? Alam niyo, Doc, yung mga high school pa lang, they are earning na, they are doing online selling na. So, baka pag siya humawak niyan, Doc, talagang ma-live up niya yung pangalan niya. Mas actually po, nung pandemic, nagtayo siya ng bake shop, parang online baking. Meron siyang Madeline Sweets.
Yes po. Diba? Talagang nag-expand na yung pangalan ng Madeline's. Nag-expand na yung pangalan ng ibang business. Dental, oo. Baka sa susunod, Madeline, construction na ito, diba? Ang laki na. Hindi po, engineer po yung husband ko. Oh, diba? O oh, naman pala. Eh, talagang... Po, diba? Oo, yes. Malay. Correct, correct. Ayan, so we hope for the best for Madeline's. Madeline talaga ako naman. Ang cute kasi ng Madeline's. Ayan, so we hope for the best for Madeline's. Ayan, na businesses. So magkaroon na baka ng Madeline's Holdings o under ng mga holdings. Ang dami-dami ng mga iba-ibang businesses. Ayan, nakakatuwa. And ngayon pa lang, di ba, sinaluduhan na natin si Madeline's. Ayan. Ayan, Doc, for that, ito na lang, Doc. Inaano ko na lang po ito. Ilan po ba ang... okay. Ito na lang, Doc. So, for ano kasi, di ba, busy-busy kayo. For you naman po, Doc, paano nyo naman po na-manage itong inyong time as mom and as a businesswoman? Yan nga po ang medyo mahirap. Talaga, pero... Kaya nga po nung actually nag-change ka location kami mga 10 years ago. Kasi nga para mas mailapit ko sa bahay namin, yung clinic. Kasi dumating sa time kasi po na talaga nahihirapan ako na yung anak ko, tapos yung business side. So, ilapit po namin sa bahay namin para mas maano ko parehas. Inilapit na. Para isang tumbling na lang andyan na. Yes po. Actually, Doc, natuwa ako kasi pagka sa mga interviews ko kasi every time na tinatanong ko yung mga struggles, minsan may napapabuntong hininga, may napapaback up sa upuan. Pero sa inyo, okay, may struggles naman po. Pero nung time management, parang doon ka na pa-back off eh. So, ito. Time management po talaga. Iyon yung struggle mo talaga, Doc, for the time management. Yes. Anyway, ayun na nga. So, Doc, konting tips lang po, paano nyo minamanage? Bigyan nyo lang po kami ng konting-konti lang na tips sa mga netizens para hindi mabalance natin yung family life and business. Yung scheduling siguro po lang. Proper scheduling din lang po ng time management po. Plano. Talagang yes, naka-ano. Yes, planning po. Naka-plano yes. Po. May planning. Yes po. May plano talaga. Ayan. So, ang plan ni Doc, ilapit ang business sa bahay. Yan talagang the best na idea. Ayan na nga natin. Sana natuto. Kakaiba. Sana natuto kayo na pakagaling ni Doc mag-isip ha. Ilapit ang business sa bahay. So, Doc, hindi naman po kayo nahirapan dun sa transition ng paglapit ng business sa bahay. Ano po ba yung place nyo? Ano naman siya? Commercial or... residential talaga? Yung actually talaga yung una namin, commercial talaga yun eh. So, bago ko siya ilipat, marami talaga nagsasabi sa akin, naku, sayang eh, okay na yun, may pangalan na kasi kami. Kilala na kami doon sa site namin, tapos ililipat to sa medyo mas malayo-layo, tapos Barangay Road po kasi ito ngayon eh. Oo, Barangay Road. Pero po, luckily po, mas dumami pa po ang aming naging patients nitong napunta na kami dito sa lugar namin. Kasi nga po, yun nga siguro yung word of mouth. Tsaka siguro pag maganda naman po itinanim namin doon sa dati naming clinic, sinundan po kami ng mga pasyente namin. Talaga hinahanap. Diba sasabihin sa akin ng mga patient ko, hinahanap pa daw kami kung saan na pinagtanong daw kung saan na yung bagong location. Ganun po. Ayan, Doc. So you really deserve the Netizen's Choice Recognition kasi talagang biroin mo, pwede naman silang lumipat na lang doon sa ibang clinic. Napakarami po sa town proper eh. Opo. Tapos dito kami sa Barangay Road po kami talaga ngayon. Medyo mas more presidential siya kaysa sa commercial. Pero mas dumami pa po yung mga patients namin nitong past years. O, diba? Talagang hinanap kasi nung una, affordable and yung quality ng service. Yes, and yes, isa pa doon, yung hands-on po talaga kayo. Ayan, yes, Doc, thank you so much. And congratulations. At least nalaman na ng ating mga netizens bakit ang Madeline's Dental Clinic ay awardee natin at saka deserve niya yung Netizens Thumbs Up Seal. And Doc, bigyan po kita ng ano nga po pala, Doc, ito na lang po. Ano po pala ang inyong inyong naging reaction na of course, you have other awards from other award-giving body, no?
But kayon po is nabigyan po kayo ng Netizens Choice. This is something na new kasi this is on the trending side naman, on the online side. So ano po ang naging reaction ninyo? And thank you na rin po sa ating mga netizens. Sige po. Opo, talaga pong na-overwhelm po kami sa saya dahil Netizens Choices, di po ba? Parang yung award galing talaga sa people. Yes, eh. Sa mga netizens. From the people, opo. Sila yung nag-vote sa'yo, sila yung nag-nominate sa'yo. So, we are so thankful po para sa award. Sila nag-like, sila nag-follow. Yes po, sa mga like sila, sa mga nagsusupport sa page namin. At talaga po, thankful po talaga kami to all the netizens, to all our patients throughout the years. Bali, 21 years na po kami. Thank you so much po talaga sa lahat ng sumuporta sa amin at patuloy na sumusuporta sa clinic namin. Ayan. Tapos, Doc, ayun po. Yun. Sige, Doc, i-promote na po na. Actually, pala, the honor is ours. Sobrang honored po kami na tinanggap niyo po ang Netizens Choice Award and yung thumbs up seal natin. Ayan, Doc. So, i-promote niyo na lang po ang inyong social media accounts. And marami po mga nagko-comment dito. Baka may gusto po kayong i-shoutout na rin, Doc. Okay, game. Sige, Doc. Okay. Bali, yung anim po namin, Facebook page po namin, Madeline's Dental Clinic, Facebook page. And then, I have a TikTok account, The Tooth Doctor 70, and Instagram account, Lane Matt Eva po. Ayun. Yan so, po. Doc, meron po ba kayong gusto? Sa mga nanonood po, hello po sa inyo. Sa husband ko, hello, sweetheart. Nasa Oman po siya. Ayan. Ayan. Hello. Ayun, sir. Hello. At saka kay Mads, kay Madeline. Tapos anak ko, sa dalawang anak ko, kay Madeline, tsaka kay Matt. Hello, hello. Ah, okay. Ay, may isa pa pala, si Matt. Ayan. Yes po. So, ayan, Doc. Okay. So, ayan, Doc. Thank you so much. And we will see you during the event po sa May 8 at Okada, Manila, sa para po ma-receive po ninyo ang inyong certificate and the trophy po. Ayan po. Thank you so much. Thank you so much po. And thank you so much. Netizens Choice, Netizens TV. Thank you so much for this award. Thank you po. Bye-bye po. Okay. Bye-bye, Doc. Once again, this is Direct Melee of Netizens TV. And guys, for today's video, ayan, kay bye-bye mga... Ayan, mga netizens, welcome back. Ngayon, for our next naman po na i-interview for tonight. Ayan, bago po pala ang lahat mga netizens, gusto ko lamang kong
sabihin sa inyo na mag-comment po kayo kasi later on po meron po tayong raffle. We will be giving a Aqua Skin Youthful Glow, saglit lang, Fountain of Youth pala. And yun pong ating para po sa yung oral sunblock, ayan. And then of course, we'll also give GCash load sa ating mga viewers, mga netizens. Keep on sending comments or giving comments dun sa ating live for tonight. Ayan. So nakikita ko ang dami na po mga nagko-comment dito, mga netizens, sa ating comments box. Ayan. Ayan. So ayan po. For the next one po na interviewin natin, mga netizens, will be siya ay the most empowered business leader and entrepreneur of the year. Ayan. Iba. Most empowered business leader and entrepreneur of the year. Siya ang owner and CEO of the Club Villa Private Resort. But before that, interviewing Miss Cheryl, let me show you first the video. Okay, so technical, wala pa po ang ating video. Okay, but mga netizens, meron pa po sana tayong isa pang interviewing. Pero siguro di pa naka, may mga technical issues lang po. Si Miss Maricel Pestaño, the CEO and President of Vicente Isabel Multi-Specialty Clinic and Diagnostic Incorporated. Siya yung ating Certified Netizen's Choice Medical and Diagnostic Center. Ayan. So, antayin lang po natin ng onti si Miss Madeline. But before that, magsushow lang po kami ng some highlights of the Netizen's Choice Awards last year. So, because this is our third year of giving recognition for Netizen's Choice and also for the Sagip Hirap Charity Foundation natin. Ayan. Video. In a world where innovation and entrepreneurship reign supreme, a select few rise above the rest. Welcome to the Netizens Choice Awards, where the power of the people meets the brilliance of business. The Netizens Choice Awards for businessmen and entrepreneurs, where vision meets action and where the power of choice drives progress. But what sets the Netizens Choice Awards apart is that it's not just a celebration of wealth and success. It's a celebration of the impact these individuals have on society, the lives they've touched, and the difference they've made.
These entrepreneurs aren't satisfied with the status quo. They're the ones who see problems as opportunities and challenges as stepping stones to success. Ayan, mga netizens. Welcome back po sa ating Netizens TV Show Season 4. Ibig sabihin, mga netizens, naka-4 years na po tayo for this Netizens TV Show. Ayan. So, habang inaantay po natin ang ating interview, mga netizens, meron lang po akong isa shout-out na ating mga nag-comment for tonight. Ayan. Si Armil Clubs. Clubbers. Netizen Choice Award. Congratulations, the Club Villa Private Resort. Ayan. Yun na po ang next natin na i-interviewin. Ayan. So, man gives you the award, but God gives you the reward. Ang galing naman ni Armel Clubs. Ayan. Tapos, ayan, tinitingnan po natin yung iba pang mga comment na nandito. Mga netizens, i-shout out natin. Ayan. Tapos mga netizens, kung sino pong gusto magpa-shout out dyan, ayan, sabihin nyo na, i-comment nyo lang po dito mga netizens. Ayan, ito yung palaging nagko-comment sa atin. Si Cheng Arzaga. Ayan. Hashtag Netizens Choice Awards. Si Charito Hilato. Ayan, Miss Charito. Netizens Choice Netizens TV Show Awards. Congrats. Yes. Thank you so much. And of course, mapapatay yung ibang mga naka-ano dito. Ayan, si Rolly Bayaborda. Ah. Yung kanina po ito kasi si Madam Eva Marie Bayaborda. Ah. Ayan, thank you Netizens Choice Awards. Congratulations, Madeline's Dental Clinic. Ayan, so sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, mga netizens, ayan, nanonood din po si Miss Josephine Jimenez Kaligagan as hashtag Netizens TV Choice Awards. Ayan. Tapos mga netizens, marami pa po nagaan dito. Naglo-loop lang po ang ating chat box. Ayan. Meron po dito yan si Miss Wiza Tongol. Congrats po Netizens TV. Thank you so much Miss Wiza. Ayan, tapos marami pa po dito mga netizens, di ko lang po mailoop agad. Si Simchi, ang ganda, puro heart lang po yung binigay niya mga netizens. Ayan, so sagot lang po ha, kasi ang dami po nito, hindi ko maloop. Ayan, tapos ayan, ay, si Miss Charito, I'm watching Netizens TV Show. Congrats! Ayan. So, ayan, si Miss Priscilla Chica, Netizens Choice, hashtag Netizens TV Choice Award. Ayan. Si Jenny Manoban, congrats Doc Eva. Ito yung mananunood kanina kay Doc Eva. Ayan. Miss May Sarona, malakas, congrats po, Madeline Clinic. Ayan po ito kanina. Si Miss Aya Gray. Ayan, Netizens TV Trends. Ayan. So mga netizens, magbibigay po tayo ng ito po pala yung sinasabi ko mga netizens. Ayan. So, keep on commenting sa ating comment box mga netizens. Kasi one lucky winner ang makareceive po nitong sunblock, oral sunblock from Aqua Skin, ayan, courtesy of Aqua Skin Philippines. Ayan, so Jocelyn Bayaborda, Netizens TV Trends. Si Azzy Reyes, yun din. Naka-hashtag po sila, Madsen. So, kailangan po mga netizens, naka-hashtag po kayo and i-tag nyo lang po sa two of your friends para po ma-count ang inyong comment. Ayan. So, ito palakpak lang po si Odshav Chris Ron. So, lagyan niyo po ng hashtag, mga netizens. Eto, parang gusto ko itong ulit-ulitin. Nakakatawa. Galing ng direct namin, ha? Si Mr. Romel Magno, Dizon. Ayan, palagi po itong nanonood sa ating Netizens TV Show. So, sana ikaw ay manalo ngayon, Romel Magno, Dizon. Ayan, Sir Romel. Thank you so much sa panonood palagi. At tambayers lang muna kayo dito sa ating Netizens TV Show. Ayan. Tapos, ayan.
So, ayan na po mga na-hashtag natin mga netizens. Marami pa po dito sa comment box. Si Annie, sekretaryo. Ay, saglit lang. Parang ayaw kong palitan yung galing ng direct namin. Huwag niyo pong palitan yan. Yan lang po talaga lagi yung ilalagay. Si Miss Maria Danesa Larayna, pasalamat din po tayo. Hashtag netizens show choice awards. Ayan. So, lagyan niyo lang po ng hashtag mga netizens. Netizens TV Trends. Netizens Choice Awards. Yan. Tapos, ito. Miss Jenny Manoban. Ayan. Paulit-ulit na pala itong mga nakalagay dito. Ayan. Meron din po tayo dito kay Miss Melissa Nito Bayaborda. Congratulations, Madeline's Dental Clinic. Ayan. May clap, clap, clap. Dr. Eva Marie Ramos Bayaborda. Clap, clap, clap kay Dr. Eva Marie. Ayan. Kay Sunny Ursula also Ramos. Netizens TV. Malakas. Okay po. Malakas talaga tayo. Ayan, mga netizens. Kay Primo Team Team naman. Hashtag netizens TV. Ayan. So, ayan mga netizens. Inaantay lang po natin ang next natin. Ano, actually, meron lang po siguro silang konting-konting technical issues kaya hindi nakapasok. But then, for the moment, may ipiplay lang po kami na video from Sagipirap Charity Foundation, mga netizens. Ito po ang ating beneficiary. Ito po, dito po napupunta ang proceeds ng ating na Netizens Choice Awards. So, ito po, pakita po natin. Okay, video. Melee of Netizens TV and guys, take note for today's video. Kasama lang naman natin ang mga taga The Pretty Yo. Masaya na katuwa yung makita yung mga bata. Masaya.
Sa amin kasing park, masaya kami kasi nakita namin yung maraming bata na masaya din kasi nakapag-share kami sa kanila. Ayun, thank you din po sa inyo kasi nabigyan kami ng opportunity magbigay ng tulong at magpasaya. Thank you po sa pag-invite at happy po yung mga kids. Happy na rin po kami. Yay. Ayun, masaya lang din kami magbigay sa mga batang pagkain. Ayun, thank you kasi this my first time, so masarap pa lang makapagpasaya ng mga bata. Ayun, thank you sa opportunity. Ayan, so ayan na mga netizens lang dahil dyan. Actually, ang The Pretty You and si Miss Jessa Makaraig at Sir Marvin Makaraig ay ating awardee for the Brand Asia Awards. Netizens Best Choice Awards, grabe, at saka Philippine Social Media Awards. Ayan, so dahil dyan, magbibigay din tayo sa kanila, sa The Pretty You ngayon, ang sa Yupirap, magbibigay daw ng certification sa kanilang pagbigay sa atin ng 100 packs of food. Ayan, ma'am! So, ayan. Ayan! Welcome back mga netizens! And ngayon, finally, makakasama na po natin ang isa sa ating mga awardees for tonight, Miss Cheryl Claveria, the CEO and owner of the Clav Villa Private Resort. And this award is actually for her individual achievement. Ayan, ni Miss Cheryl. And because of course, na-achieve niya itong award na to because sa kanya ring business na The Clav Villa Private Resort. Siya ang CEO owner na to, and she is awarded by the Netizens Choice Awards Council ng Most Empowered Business Leader and Entrepreneur of the Year. Ayan. So, yeah, before interviewing Ma'am Cheryl, ipapakita muna namin sa inyo itong kanilang video commercial of the resort. Ayan, mga netizens, ang ganda naman ng villa, ng resort. And so, ayan, tawagin na natin kayo si Ma'am Cheryl Claveria. Ayan. Hello, Ma'am! Hi, Ma'am Cheryl! Good evening po sa lahat. Excited ako dito kasi talaga, kanina sa technical rehearsal na stars na kakay, madam, ang ganda naman pala. Ayan. Thank you po. Ayan. Okay. So, ayan, Ma'am Cher, bago ang lahat, Ma'am, pakilala po muna kayo sa ating mga netizens para po makilala nila ang owner and CEO of Clav Villa Private Resort. Ayan. Hi, sige, netizens. Ma'am. Good evening. I'm Cheryl Claveria. I'm the owner and CEO of the Clav Villa Private Resort. The resort is in Panzol, Laguna.
Our first villa has been open since last year and we are about to open the second villa this coming June. Wow, ang galing naman. So, may second pangalawang villa. Yes, may second ba? Ang galing. So, yun na yung itatanong ko mamaya sa expansion eh. Pero talagang naisabi na agad ni Ma'am. Very good. Ma'am, kasi kahit na may idea na po ako ano kung bakit ganun ang pangalan ng villa, pero sige ma'am, kayo pa mag-explain kung bakit po ba Clav Villa Private Resort ang ipinangalan ninyo sa inyong first resort. Yung second resort ba ma'am, yun din yung name? Or hindi, yes, iba ma'am, naman. It's Clav Villa 2. Ah, okay, Clav Villa 2. Very good. And sige ma'am, bakit po ba Clav Villa? Kahit na may idea na kami. Sige, ma'am. Yes, ma'am. I came up to this name in the memory of my father who passed away last 2021 due to COVID po. So, yung surname po niya, yes, is Claveria. Doon ko po kinuha yung resort in his memory po. Parang gusto ka lang laging dala yung daddy ko na kahit hindi niya na po na-witness yung success ng family. Lagi po rin po namin carry yung lahat ng mga good morals na ituro sa amin ng father. Ituro. Ayun. Actually, ma'am, the legacy lives on eh. Kasi sa inyo pa lang, diba, sa mga... Ilan po ba kayo magkakapatid, ma'am? 5 po, and I'm the eldest. Ah, okay. Ayan. So, ayan. Pero ma'am, during the pandemic, hindi pa pala to tapos? Or nasa construction stage na po ba si resort? Hindi ba po siya nasisimulan, ma'am? But meron na siyang dream. Dinidream ko na siya a long time pa. So, ayun. Habang part na rin po yung pag-iisip ng pangalan. Actually, ma'am, talaga mahirap po mag-isip ng name, no? Kasi actually, yes, mark the business. Yes, so, inspired po ako dahil dun nga, sabi ko, hindi na ako lalayo. Dadalhin ko na tong ano, yung surname nga po ng father ko, which is Claveria. And then, in-approve naman po ng family, ganyan, ng mga kaibigan, nagtanong-tanong din po ako. Ang ganda. Actually, ang ganda ng ano, ang ganda ng yung signage pa lang. Maraming salamat po. Yes. Actually, ma'am, ano, yung ano din po, yung yan, tawag nito, yung club. Parang meron din siyang ano, di ba, yung tunog niya, ang ano din, ang social, tapos din natin, ano na, di ba kapag, sa villa. Yes, yes. May brand, sa branding pa lang, tama yun ma'am, yung kasi pag nagbe-business ka, yun ang pinakamahirap dun sa side na yun, yung pag-isip ng pangalan. Okay. And then I was so touched, kasi di ba, parang in memory of your father, kasi ako of course, para sa tayo ma'am, meron din po ako loss, during the pandemic din po yung ama ko naman. So she died also during my birthday pa. So sabi, parang ano, di ba? Sakit, yes. But yeah, sabi nga nila, life has to move on. Tapos, yun, kahit na, pero kasi sabi, di ba, yung guidance naman, tsaka yung legacy ng parents natin na naiwan sa atin is andun pa rin siya, ma'am, di ba? Okay. So ayun, saka I can see na talagang ano no, yung sinabi mo kanina na ano ng ni father mo, yung legacy niya is yung the memories, yung mga naiwan niya sa inyo, 'di ba? Talagang still lives on. Ayun. So I can see naman, 'di ba? Nakita mo naman very successful na yung club. Tapos magkakaroon pa ng pangalawang ano resort. Ayun. Sige ma'am, tell us more about the Club Villa. Okay. Ano ba mga accommodations? Kasi nakita ko, sige ma'am, ang social kasi ng mga nakikita namin sa video. Sige ma'am. Thank you ma'am. Lahat po yan ma'am, ako na rin yung nag-interior design. Wow! Opo. Ako from the lights, everything, kahit yung mga linens, yung mga, lahat po na makikita ninyo ma'am. Very hands-on. Oh. And then ma'am, etong villa to po, mas bongga. Mas surprise. Excited na kami. Makapunta nga dyan sa yes, villa. Yes, punta kayo. Invite ko po kayo.
Wow, mga netizens, wala na. It's about passion. Parang gusto ko naman makapag-share dun sa mga tao na kung ano yung standard ko, kung ano yung dapat na service na ibigay ko, yung worth sa babayaran nila. Hindi lang yung sasabihin natin, gusto ko magnegosyo, gusto ko kumita. No, it's not like kumita. That. Mm-mm. Hindi po kasi yun ang passion ko. Yung passion ko is to give the best service that I can give. So, yung Villa One, ma'am, ang dami kong pinaulit dyan. 3 times yung swimming pool. Ayoko ng color, bakbakin ninyo. Ganon, as in, ang lala. Grabe! Ayoko ng tiles. Ayoko ng tiles ng pool. Bakbakin ninyo. Oo, yung fire pit walang gumagamit, may nahulog. I-close ninyo, gawin natin parang event stage, ganon. Wow! Yung events place sa labas, sabi ko pag umuulan, sayang. So, pakilagyan ng bubong. Kumbaga man parang continuously, ini-improve ko siya in the best that we can. So that yung mga guests namin, masatisfy and especially, no, maging sulit, yung tinatawag natin na worth dun sa binayad nila. Hindi yes. po ako yung parang, okay na, basta kumita ako, no? Hindi po ganun. Ay, ma'am, siguro. Tama, tama. Oo. Tsaka yung pagkita talaga, it follows. Totoo yan, ma'am. Kasi kung ang ano mo, ang parang ang foundation mo is kailangan magnegosyo tapos kailangan kumita ako. Most of the time, ma'am, hindi yun naging, hindi yun nagsasucceed, diba? Yung mga ganun. Well, ayan. So, ayan sa nakitukuha ko. Ang galing. Pero ma'am, prior to becoming the CEO of Clavilla Private Resort, ano po ba yung iyong profession? Okay, ma'am. I was in the gaming industry for more than 10 years. And I have been also involved in small businesses. Nandiyan yung nagtinda ako ng ukay-ukay. Nagtitinda ako sa palengke ng isda. Nagtitinda ako sa palengke ng rice. Ang ganda naman tindera. Yes, I'm very proud. Kasi lumaki lang naman po kaming mahirap. And parang yung training po, no, naniniwala ako doon na habang bata ka, pagka inutusan ka ng parents mo, hindi dahil merong kanta sa loob ng bahay, is kinakawawa ka. It's part of discipline, which totoo. Is nadala namin yun. Kaya ngayon, ma'am, even a manager na ako sa isang hotel, casino, nagtitinda ako ng ukay-ukay. Nagtitinda ako ng isda. Bangus. Hindi ako nahihiya. Ang ganda tindera naman ito. Opo, proud ako. And then hanggang sure ngayon, ako, ma'am, nagtitinda pa rin ako sa palengke ng bigas. Sure ako, ma'am, madami pong pumipila dyan sa inyong tindahan. Yeah, ganda na. Kung ganyan na makaganda yung magsiserve sa iyo ng isda, di ba? Ng ukay, di ba? Nakaka-inspire. O, asa na yung mga nahihiyang magtinda dyan? Actually, ma'am, ang dami kong na-relate ako sa iyo. During the pandemic, we lost someone we really love. Pangalawa, yun nga, yung titinda din ako. Laki din ako sa hirap, 'di ba? Yung kahit na nagdo-direct na ako ng event. Nagtitinda pa rin ako online, ma'am. During the pandemic, nagtinda din po kami ng kahit na ano. Ay, mga tindera. Para sa mga tindera diyan, 'di ba? Nung mag-college ka, kailangan mo. Tayo, yes. Magtayo tayo, ma'am, ng asosasyon. Gustong-gusto kitang kasama kasi ang ganda. Marami. Para sa mga magagandang tindera dyan, ha? Itayo natin yung bandera. Ayan. We're loud and ayan. Proud, ma'am. Yes! Ikaw, ma'am, ang aking ano, ma'am. Ikaw ang gawin naming ano, ambassador sa lahat ng mga tindera sure, dyan. Sure, ma'am. Sige, ma'am. Itong gusto kita, ma'am. Pinapatulan ako, ano, ayan. Ayan, balikan po natin yung ano, yung profession niyo. Ano po ang nag-trigger sa inyo, ma'am? Para kasi 'di ba from being a yung sa corporate world manager to becoming a CEO. Ano po ba nag-trigger sa inyo, ma'am, para magnegosyo kayo? Of course, kasi mga tindera tayo, no. Aside from that, yeah. May foundation tayo, eh, no? Skill natin. Sige, ma'am. Opo. I guess, ma'am, yung interest ko in business was just, ano yan eh, inspired by my desire. Yung desire ko, yung passion ko. Passion, To do better for my life, for myself, and for my children, no? I've learned that
through hard work po, it's always possible to become a better person and a better entrepreneur. Dahil sa hard work mo po. Yes, ayun. So, ayun mga netizens. So, I'm sure marami po nakarelate, natutong ngayong gabi na to sa ating pinag-uusapan. And ano na lang, ma'am, yung masasabi ninyo na meron ba kayong unforgettable experience during the time na nag-start kayo at saka yung mga struggles na napagdaanan mo, yung transition mo from being a corporate world professional to becoming an entrepreneur? Well, ma'am, actually, ang challenges, hindi talaga siya mawawala. Lagi siyang nandiyan eh. Every because time. Because of those challenges na, every time. So, challenges na yan, dyan ka talaga titiba eh. Lalakas. Especially pag running ka na ng own business mo. Iba kasi, ma'am, pagka-employee ka lang. Pag-employee kasi, set na kung ano yung trabaho ang gagawin mo. Oo. Unlike pagka-business owner ka, syempre, you're handling different personalities. Ikaw na mag-isip ng system. No? Ngayon nga, ma'am, parang mag-isip ko na, lahat, ikaw na mag-set. Hindi yung ibibigay lang sa'yo ng boss mo yung instruction mo, which is mas madali pala yon. And with that, parang, yung skill mo, yung galing mo, parang limited lang siya. Nandun ka lang because you are told to do what should be done every day. Unlike po pagka negosyo ka, ikaw. Kahit tulog ako, continuously umaandar yung utak ko. Kahit madaling araw babangon ako, isusulat ko. Kasi baka makalimutan ko. Pumasok yung ideas ng sulat. Tama. So, yun ma'am, yung pag-handle din ng management, medyo mahirap talaga yan. Lalo na ngayon, yung mga Gen Z, millennials, of course. Yes! Iba sila, no? Iba sila. Pero, syempre, part po yun ng ng challenges natin. And we just have to manage these challenges as the best that we could do so that we can continuously improve our business. Yun, tama. Actually, ma'am, totoo yan. Yung sinabi mo kanina, yung sa Gen Z ngayon, medyo parang ma-emo sila ngayon. Pero, ang advantage sa ngayon, ma'am, is napakarami nilang ideas, diba? Parang napaka-fresh ng ideas. Yes, ma'am. Actually, magaling sila with regards lalo na sa mga sa technologies natin ngayon. Promotions! Siguro lang, dahil bata sila, tapos tayo, medyo oldies na. Meron na talagang generation na. Oo. Tumatanda na kasi tayo, ma'am. Oldies ka pa talaga sa lagay na yan, ha? Diba? Kasi I'm turning, pushing 50, huh? Ma'am. Wow! Asan ang hostesya? Saglit lang. Opo. Parang ang bata niyo pa, madam. Okay. Pero actually, sorry sa nasabi ko kanina, hindi lang naman sa mga millennials or Gen Z ang problema. Kahit minsan yung mga oldies, nagpapasuhay din eh. Depende rin talaga po sa personality sa tao. Ng tao. Mm-hmm. Hindi sa siya age, no? Mm-hmm. Kasi marami rin naman mababait. Pero siguro dahil nga yung iba na yung generation natin ngayon, minsan talaga may mga challenges. Kahit naman siguro mga older negosyante, nagkakaproblema ko with regards to employees. Correct. And part po yun, expected na natin yun. And as a entrepreneur, dapat kaya nating i-handle po yun. Tama. Ayan. So, ayan mga netizens, ha? Sa mga gustong magnegosyo dyan, bata man kayo o nasa oldies but goodies na term ni ma'am sa amin. Doon talaga kayo nakategorize, eh, no? tayo yun. Ayan. So, kailangan lang talaga totoo yan. Yung meron kang maraming, di ba yung sinabi nga, kung meron ka 100 tao, dapat meron ka 101 personalities. Kasi 'di ba kung ano yung personality nila, dun jive ka rin sa kung ano yung mga trip nila. Kasi mahirap din, ma'am, kapag hindi rin kayo nagkaintindihan, 'di ba? Okay. For that, ma'am, eto, yung sa expertise mo po sa business and sa entrepreneurship, yung company kanina kasi napag-usapan na natin, you have yung aside from meron po ba kayo, ma'am? Kasi kanina nagbigay ka na ng mga, nag-share ka na ng tips, no? Ano pa po ba, ma'am, pwede mo pang maibigay sa amin na other
business tips or marketing tips na pwede mong i-share sa ating mga netizens na gusto rin pong magnegosyo na katulad ninyo, pero of course, mahirap hindi villa kasi ang bigat ng villa, ha? Ayan. Sa mga gusto lang pong mag-business, ma'am, mga business wannabes. Well, ma'am, with regards to pagninegosyo, I can say na hindi pa ako magaling na magaling doon. I still have to learn a lot. No, yes, and on yes. The on the way, along the way, I'm still learning po. So, if you will ask me kung ano yung expertise ko, siguro po ako ay bukod sa business-minded ako, ako po ay multitasker. Kahit na sobrang okay. Busy ako sa trabaho ko, ilan din yung work ko, not only villa, but I also do trading, no? I make sure that I still have time to take care of my family, especially po yung mga anak ko. So, kahit na busy ako talaga sa trabaho ko, I make sure na nakakapagluto pa rin ako sa araw-araw. Naglalaba pa din ako, ma'am. Naglilinis pa rin ako. Nagkukuskus pa rin ako ng banyo. Ang ganda okay. Namang labandero na naman. Yes, ma'am. Yung kamay ko, okay. Ayan, no? Wow! Talaga. Uh-oh. Okay, ma'am. So, tapos, hindi ko pa masabi na I'm really expert with regards to business, ma'am. So, ang advice ko lang siguro is whatever your dreams or vision, just continue doing it as long as you are honest, no? Masipag ka. There's always a rainbow. There's always a chance, no? Na magsasucceed ka, always lang na maging totoo ka sa ginagawa mo. Ang lagi nga pong sinasabi ng daddy ko, noong time na nag-work ako, nagtitinda ako ng ukay-ukay, sabi niya, kahit ukay-ukay yung tinda mo, honest to goodness yung business mo, no? Yes. Basta honest ka, no? Talagang ipapatronize ka ng mga consumers. Yun po. Tama. Okay, ma'am. Ano na lang. Meron lang akong singit question na, ma'am. Kasi, kay daddy mo, ano po ba yung masasabi mo, ma'am, na natutunan mo talaga sa kanya na mga traits na pwede natin mo din i-share sa ating mga netizens? Kasi, di ba ngayon, mas iba yung way of pagpapalaki ng mga kids, ng mga bata, di ba? Kaysa sa ating panahon. Tama na kita sa panahon ko. Ayan. So ano po ba yung mga traits na natutunan mo sa or na ano man namana mo sa dad mo, ma'am, na masasabi mo ito yung isa sa nag-lead sa iyo to becoming a successful entrepreneur. Sige, ma'am. Ma'am. Like my father always says, good character will take you places. Wow. Ayan. Parang bago yung pakinggan ko. Okay, good character will take you. Hindi siya hindi siya yung palagi mo naririnig. So talagang ano yan, original yan kay daddy. Hindi na natin siya matanong eh, no? Tatanong ko siya, ma'am. Good character will take you places, di ba? Kasi yung iba, ano ba ba yung mga kasabihan for will take you places? Pero ito, good character. Okay, so yun yung natutunan mo, ma'am. And sige, ma'am. Konting elaboration with that. Ayun. Bakit kaya yun ang nasabi ni dad? Sipag lang. Uh-uh. Kasi ma'am, kami, lumaki talaga kaming mahirap eh. I mean, literal ha, sa barong-barong kami nakatira. And kahit pagkain problema namin noon. So, parang laging sinasabi ng daddy ko na hindi ibig sabihin mahirap ka hanggang dito ka na lang. So, as a visionary siya. Na-inspire sa amin. Jeepney driver ko yung father ko and yung mom ko naman, wala po siyang trabaho. Pero buhay pa si mom. So, buhay pa po si mami. Okay, pa at napakaganda po. Nanonood siya ngayon. Sa'yo talaga. Gusto ko makita yung mukha ni mami. I-search ko na lang. Mami, isa-search na lang. Opo. Kita. Mas maganda siya sa akin, ma'am. Wow! Ay, naman pala. Opo, talagang may proud ako sa pinagmanahan. Opo. Oo. Ayan. So, kay mami naman, ma'am, ano naman po yung natutunan mo sa kanya? Marami din po ako natutunan sa mother ko.
She's very domesticated po. Nandiyan dyan yan. Parang may kita may diskarte ng mga nanay, no? Kahit konti lang yung budget nyo, pero kahit kakain kayo na 3 beses sa isang araw, kahit na laging itog. Basta sabi niya, kahit hindi masarap yung kanin, yung ulam natin, basta ulam masarap kanin. Yung kanin natin. Ano siya si mama? O, diba, ma'am? Madidiscarte ano na, madidiscarte talaga yung mga nanay natin. Oo, nakakatawa yun, yun, ma'am. Kasi growing up kami, actually lima kami, pero dalawa na lang kami ngayon. Pero yun nga, katulad ganun din, kasi I grew up in the farm. So ganun din, yung masarap na kanin, tapos kahit na ito na yung ulam. Kasi sa province kasi, meron kami sa Bisaya kasi ginamos, yan ang ano namin, yung bagoong yan in Tagalog. So okay na yun. Yun. Hanggang ngayon, paborito ko yan. Kahit sa may sugpo, nagpapaborito ko ng tuyo at saka bagoong. Ano ba? Ko po sa mga kapatid ko, ma'am, parang gusto ko mag-level up. Gusto ko matutong kumain ng steak. Kasi sabi ko, bakit hindi ako marunong kumain ng steak? Hindi mo ma-appreciate. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya, ma'am. Balik tayo sa tuyo. Okay, tsaka pritong talong. Totoo yan, ma'am. Alam mo yung sa hotel, di ba, kapag ito yung sinerve, mayroon bang ano dito, naghahanap ako ng toyo, anything na pwede ko. Ewan ko, ma'am. Eh, hindi lang ako pa hanggang dito lang eh. Ito na. Ayun, kung bakit. So, gusto ko sana makipag-social climbing. Kunwari, steak, tas wine, di ba? Wala, hindi ko kaya. Yun na mga netizens. Wala, ma'am. Napapaghalata tuloy. Gusto na ko lumaki. Totoo. At ako din. Hindi ako pwedeng magpanggap na mayaman. Totoo. Ma'am, pero hindi eh. Mukha ka talagang mayaman. Kahit na ayaw magpanggap na mayaman, talagang mukha ka talagang mayaman. Hindi na itatanong. Pero yung sa nanay pero, ko, di ba? Pero yung ano, totoo yan, yung taste natin, siguro yung taste buds natin, ma'am. Kasi hanggang nga, dahil nila. Nga, oh, ang gundo na daw. Ayaw talagang mag-level. Oo, ayaw talaga. Sabi ko, practice nga. Pero nung last time na nag-practice ako, sabi ko sa sister ko, "Hi, Shaila, she's watching." Wala na, sabi ko, suko na ako. Ayoko makakita ng steak na may dugo. Ayoko, suko na ako. Last ko na ako magta-try ito. Totoo. Alam mo, ma'am, yung gustong-gusto mo lang isuka. Hindi ko talaga, kasi talaga yung isang mga steak lover po. Pagpasa diba, na, sabi nila, it melts in your mouth. Pero hindi eh. Kure, talaga, hindi ko talaga, nakikita talaga ko pa rin yung dugo. Bakit? Anong meron? Nalaman tuloy nila, ma'am. Anong sorry. Panggap lang pala yung pagkain ng steak. Ayan, so nakakatuwa. Ito yung isa sa nakakatuwang episode na nagawa ko sa buhay ko. Tinotimer na nila ako. Hindi pa rin ako nakinig. Wait lang kayo dyan, hindi pa ako tapos. Ayan, so ayan. Ma'am, so kada, baka magbaon tayo ng food dyan. Ako, ito na naman tayo. Magpapanggap ma'am, naman tayo doon. Nagpalagay na ako, ma'am, ng mga kakainin natin. Kasi I'm sure, marami din pong katulad natin yung taste buds, ma'am. Na kahit nasabi natin successful sila, pero tama yan eh. Yung parang, yun nga, sabi nga din ni tatay, yung parang stay grounded ka lang, anak. Maski kung ano man yung narating mo, if ever, kung may marating ka man sa buhay mo, but still, stay grounded. Tsaka, napakadae talaga na yung pagkakatulad, ma'am. Ako din ay panganay. Hindi ko ba kaya yung steak? So, ayan, ma'am. So, eto na po, ma'am. Tapusin na natin to. Ayan. So, when it comes naman po, ma'am, sa social media. Yung social media naman po ninyo, ma'am,
sa ngayon kasi, di ba, ano siya, Generation Z na tayo, social media para technology time na, AI time na nga daw eh. Ayan, ano po ba yung mga ginagamit nyo na tools sa inyong social media? Tapos, paano ito nakatulong sa inyo? So, ma'am, yan. First, nag-ano kami, Facebook. Ayun, maraming salamat. Ang galing na talaga rin ang technology, ma'am, no? Yes. Facebook, Instagram, TikTok. Yan, gumagamit po kami yan. So, meron din ako mga kaibigan na mga... Sorry po, ma'am. May TikTok ba kayo, ma'am? Sumasayo ba kayo sa TikTok? Wow, may yes! Makayas siya. Ma'am, kung ma'am, kayo na mag-TikTok, mag-TikTok ako. Para sa'yo. Mag-TikTok tayo sa ano, kada. Para sa'yo, ma'am, mag-TikTok ako. Sige, ma'am. Kahit hindi ako sumasayaw. Ayun, ma'am, malaking tulong talaga ngayon sa kahit anong negosyo, no? Sobrang ganda, sobrang laki ng naitulong nito. Lawak. Plus, meron tayo mga good friends na mga influencer. Nakatulong din sila po sa pagpo-promote ng Villa. Okay, so... ano, pumupunta din sila doon para i-promote. And very good. Yes, ayan, ma'am. So, pupunta rin po sila. Okay. So, paano naman kayo, ma'am, nag-ano, yung sa rapport natin with our clients online, paano ninyo ito, kanaka-build ng relationship with them para bumalik-balik sa inyo o kaya ay matry nila yung Clavilla? First of all, ma'am, is yung patience. Hindi po. I mean, yung wini-welcome namin siya, we're going extra mile for them to experience the luxury, no? Away from home. So, we make sure, ma'am, yung quality ng cleanliness namin is talagang 100% po. Yes. Based sa aking, cleanliness po, based sa aking standard. Standard. So, ma'am, meron na pong hindi siya yung parang kagaya ng, I don't know kung ibang resort, but I've also tried other resort. May nakakausap ako mga caretakers, no? Ako, ma'am, what they did is nag-assign tayo ng limang housekeeping, no? Yes. Binigyan natin sila ng task, isa-isa, lahat yan, tinitrain how to put linens, how to use properly the yung mga cleaning materials natin. We make sure po yung quality ng cleanliness bago dumating si guest is nabibigay po natin yun sa kanila. Okay. Ayan. So, yun, very good. Napaka, ano. Eh, nakikita ko talaga, ma'am, napakaganda na villa. Excited na talaga kami team na pumunta dyan. Ayan, o. Hey, ma'am. Yung signage pa lang, diba? Wow na siya. Ma'am, mas maganda yung signage ng Villa 2. Naka-LED na tayo doon. Wow! Grabe na yan. Wow, very good. Ayan. So, ma'am, ano na lang po, yung for, kasi of course, meron na kayong plan of expansion. Actually, nag-expand na kayo, no? So, ano na lang po yung mga future plans pa po ninyo aside doon sa nakapag-Villa 2 na kayo? Gusto niyo po ba magkaroon ng Villa 3, 4, 5, and 20? 20? Ano pong actually, future plans, ma'am? Yung natitira pong lot doon sa Pansol, ang next project ko po after ng Villa 2 is the Club Villa Hotel and Resort po. Wow! May hotel and resort na siya. Ilang square meter po ba itong unang villa, ma'am? Unang villa po is 450 square meter. Second villa Ang laki. 550 square meter. Wow! Grabe sa laki, ha? Magkakatabi po ilang yan. Originally, ma'am, ang plan ko po talaga na villa dyan is 6 resort na itatayo. So what I did, yung 3,000 square meter po na yan, is hinati-hati po siya sa 6 resort plus 1 office building po. But I changed my mind after po ng dalawang resort.
Kasi marami rin po nag-i-inquire ng for small tax. Let's say, small family of 10 lang sila or 7. So, naisip ko, no, dahil po sa netizens, nabigyan din nila ako ng idea. Kumbaga parang, wow, oo nga, no. Paano nga naman kung one family lang sila? Eh, yes. Sleeping capacity po ng isang resort is 50. Kaya, yun na, yes. Kasi nang nagbigay ka naman ng idea sa akin. Oo nga naman, sige, sabi ko. Next na gagawin ko is like a parang condo type po siya na hotel. Uh-oh. Where they can also cook. Let's say one room with 3 bedrooms or isang room with 2 bedrooms or executive room. Yun po yung next na project na gusto kong gawin. Para lahat ng occasions, pwede kasi lang i-accommodate. Oo. Tama, tama. Tsaka ano, masarap diba? Masarap dito kasi nakinig sa mga ano, yung pong mga inquiries na mga netizens natin. Actually, dun din kami natututo. Yung mga requests. Correct, sila, ma'am. Yung mga sila, suggestions. Oo, ganito, oo. Ang gagaling na rin talaga po. Ano, ang sarap, opo, ang sarap po makipag-usap talaga sa mga guests, actually. Because yes, of them, tama, yung yun, ideas na bibigay nila, kung ano yung feedback nila na pa, na change mo po yun para ma-improve yung negosyo. Ang ganda po. Ayan. And then, sina na, instead of magpagawa pa ako ng 4 na villa po, hotel na yung pagagawa natin. Yung soon, iba. Ma'am, pag nanalo tayo ng loto. Sige, ma'am. Tumaya ka ba? Yung tanong. Sige, tataya. Sabi, gusto ko manalo ng loto ng tanong. Tumaya ka ba? Okay, ganun. Ayan. Anyway, ayan. So, actually, ma'am, naniniwala talaga ako na caring mo yan talaga. Kasi, di ba, yun yung ano, biro mo, 3,000. Andiyan na yung lahat. Oh, di ba? So, konting ano na lang yan, ma'am. Konting push na lang yung hotel mo. At saka, I'm very, very sure, ayan, maski hindi man yan na kita ni tatay or ni father, ni daddy mo. Pero, yun, I'm sure very, very proud siya sa nagawa mo. And of course, sa nagawa ng buong pamilya. Kasi of course, alam ko sama-sama kayo dyan. So, ayun, with that, ma'am, gusto naming hingiin ang iyong reaction na nabigyan ka po ng recognition from the Netizens' Choice. Ayan. So, isa sa mga posts ninyo, trending posts, or baka isa sa inyong mga clients, ang nagbigay ng ang nag-nominate sa inyo sa ating Netizens Choice page, awards page, tapos na-bump in din kayo ng aming mga researchers na trending at napakaganda ng mga feedback ng inyong mga clients. So, ano mama naging reaction niyo na ikaw ay napili or kayo ay ikaw at saka of course because of the resort napili po kayo as most empowered business leader and entrepreneur of the year. Grabe siya. Ayan. Sige, ma'am. Medyo nawawala po. Sorry. Ayan. Medyo may... Ay, na... Ano? Nawawala. No, internet. Okay. Ulitin ko, ma'am, yung ano, ha? Ayan. Okay na po. Okay, ma'am. Narinig yes. Na ako, ma'am. Ayan. Apo, sige. Ma'am. Ano po ba yung naging reaction niya, ma'am, na kayo ay, yes, na napili kayo ng Netizens Choice as most empowered, one of the most empowered business leaders and entrepreneurs, Entrepreneur of the Year sa for this coming May 8 awarding ceremony, ma'am. Actually, ma'am, OA. Sabi ko, gusto sumamag sa akin. Alam mo, favorite. Alam mo, ma'am, favorite na talaga kitang interview. yung mga sagutan mo, hindi mo inaakala. Ako yung nakasunabi. Anong team? Ano isusuot ko? Green, dark green. Pinanagat yung tanong ko. Well, parang hindi ako makapaniwala, ma'am. Kasi parang naisip ko is, di pa naman ako ganun kagaling na negosyante. I'm just starting. And hindi ka pa talaga ganun kagaling dyan sa 3,000 square meter na pangalawang villa na. ano na lang kapag gumaling ka pa. Ano eh, lagi akong matanong na sa mga kapatid yes. ko, no? Buti na lang matatalino yung mga kapatid ko. Sabi ko, ang hirap ng negosyante pag hindi masyado matalino, no? Sabi ko kasi,
paano to? Anong gagawin ko? Laging ganun. Tapos, ano ako, magiging entrepreneur ako na ganyan. Hindi ako makapaniwala, ma'am. Sobrang saya ko. Yung meron pong tumawag sa akin. Sabi ko, ha? Paano ninyo ako napili? Sabi ko ganun. Alam mo yun? Okay. Oo. Okay talaga. Overwhelmed. Akin, ganun, ganun. Oh, sobrang saya ko, ma'am. Sobrang... Yung mga anak ko, sinasabi ko na proud ba kayo sa akin? Mm-mm. Nagbago na ba ako? I'm still your mom ba? May gano'n, parang OA. Baka napapabaya ako na sila, gano'n. Ilan ba kids mo, ma'am? Three kids, ma'am. Okay. So ano namang reaction nila nung tinanong mo kung nagbago ka na? Actually, ma'am, ano, pagka minsan kumakain kami, hindi naman napapag-usapan yung bigla na lang sasabihin ng daughter ko na, "Ma'am, you're a successful businesswoman." Paano ba yung ginawa? Sabi ko, "Really? Successful na ba ako? Are you proud of me?" Gaganon po ako sa kanila. I'm parang sure, parang, I'm sure. Naman lagi, in, parang sa akin, ma'am, ayoko naman ilagay sa utak ko na successful ka na magaling. No, no, ayoko po. Still, ano pa rin tayo. Stay grounded. Alipin pa rin tayo ng ano, paghahanap buhay. Non-stop pa rin yun, syempre. Okay. Maganda talaga okay. Kasi, ma'am, yung foundation, yung pagpapalaki nila daddy mo at saka ng mami mo sa'yo. Kaya ganun. Kaya, diba, parang diba yung nga sabi nila eh. Minsan kasi yung success, pag pumasok nga dun sa utak, parang ano na, nag-iiba na yung tao. Oo. Pero kayo, hindi pa rin ninyo kaya kainin yung steak. Gusto ko pa yung ganito. Ako rin. Hindi mo magbago. Uni. Alam mo, ma'am, hindi ko lang alam kung magkita tayo kung gaano tayo kagulo, di ba? Nakakatuwa. But anyway, ayan, ma'am. As so, na, yes. Sa event, okay. Ma'am. And then, malay natin, di ba? Kung i-invite mo kami dyan sa Villa. Oh, pag-TikTok. Oh, ma'am, i-invite ko kayo, excited. Ha? Actually, ma'am, excited na talaga sila. Oh, direktora na. Sika, wait lang, sa saglit lang. Ayan. So, okay, ma'am. Baka po, meron po kayong gusto pang pasalamatan para sa ating mga netizens. Of course, yung unang-una, yung nag-nominate sa inyo at saka kung sino man yung nakapag-research na bump in yung inyong post, nakita na napakaganda ng villa, tapos napakaganda rin ng mga reviews and ratings or mga comments nila sa iyong villa. And then, kung meron ka pong gusto pang pasalamatan, and i-shout out, ma'am, and i-promote. Sige po, ma'am, you have the floor. Sige, ma'am, share. Okay. First of all, thank you so much sa committee ng Netizen Choice Award for being generous of nominating me as one of the awardee of your event. Sobrang na-inspire niyo ako lalo na mag-work hard at gawin na maayos itong negosyo na nirarun natin. Also, I would like to thank then to my family for always being there to support me morally. Yes. Sana sa financial din. Akala ko seryoso na to. Nakinig na talaga ako. Emotionally lang eh. Alam mo, financial. Pakipadala na rin po ng financial dyan. Kaya nga. Hindi lang puro advice. Huwag puro moral. Huwag puro advice. Okay. Kidding aside, okay, maraming salamat po. Kasi, ang laki-laki nilang influence, ang laki ng tulong nila. As I've said kanina, hindi naman po tayo ganun katalino or kagaling, no? Pagka meron tayo mga shortcomings na mga hindi ko alam kung lost ako, kung paano ko didesisyonan or what, lagi silang nandyan. 24/7. Isang call ko lang, lagi silang one call away. Opo, opo. Okay. Sa mga kapatid ko, sa mom ko, kay Engineer Sherwin, kay sa sister ko, kay Shaila, kay Chris, yung bunso namin. Kay Mama, thank you so much. And sa mga anak ko na, opo, na kahit na sobrang busy ko, ako, sila po ay nagmamabait naman po sa school nila at nag-aaral silang mabuti.
Eh. Opo. Okay. And to netizens po, kahit na 1 year pa lang po kami, thank you po sa support na ibinigay ninyo sa Club Villa. And continuously, we're working po to improve our facilities, our standards po, to give our guests the best memorable experience po in Club Villa Private Resort. Yun, ayan. I'm sure, ma'am, meron talaga silang best memorable experience. Sa ganda ba naman ang nakita ko? Ayan. Sa inyo, yes, ma'am. Thank you so much. Sa oras and po ma'am, na binigay ninyo sa akin po para makapag-share po ako ng konting insight sa inyo. At sa mga nanonood po ng netizens, thank you so much po sa pag-suporta. Kung wala po kayo, wala rin kami po dito na mga awardees. And to all my fellow awardees, congratulations to all of you. Let's continue to do hard work. Hustle! Correct. At saka itayo natin yung bandera ng mga tindera. Opo. Oo, ikaw mamang ambassador. Sure, ako yung mag-direct ng event. Sure, ma'am. Sure. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. We will see you on May 8 at Okada, Manila para sa Netizens Choice Awards. And thank you so much. The honor is ours, actually. Kami po ay very honored na tinanggap niyo po ang recognition na binigay ng Netizens for you. And of course, for Club Villa Private Resort, you as the most empowered business leader and entrepreneur of the year, mas marami pa sana kayong ma-inspire. At of course, I'm sure sa ating episode na to, kahit napakarami nating tawanan kaysa sa interview. Nakakatuwa, mga netizens. I hope na natuto po kayo for tonight's episode with, of course, Direk Melay and Miss Cheryl Claveria. Ayan, ma'am. Thank you so much. And sige, ma'am, ipromote po natin pa yung iyong TikTok at yung ano, ma'am, Facebook page. Opo. Opo, ma'am. Teka, ma'am. Thank promote you. Niyo po. Ano pong Facebook page na mo i-visit nila, ma'am? Okay. Netizen, please follow us on Facebook. Just search for the Club Villa Private Resort po. Sa TikTok, ganun din po yung name niya. At saka sa Instagram. Please follow up. Please follow us po, no? On December, ma'am, mag-share tayo ng konting blessing. So, lahat po ng mga nakapag-check-in this year, magkakaroon po tayo ng free raffle. Wow! So, apple for apple tayo. Yung mga prizes natin. What? Surprise! Taray! Pagbibigay po tayo ng 10 lucky winners. Yes. Para ayan, po, so ating, at least, no, may nilook forward po yung ating mga ano naging guests. So, iraraffle po yan on the day ng birthday po ng mother ko. Oo, sa December. Sa December ito, po, ma'am. Okay. Time, yes, ma'am. Next time po ipopost namin yung mga ano, yung mga prizes po. Yun. Basta ayan, so one guest po, one entry po. So, yun. Follow so, kompleto sila. 7 na. Okay. Ma'am? So, ma'am, ibig sabihin, ma'am, yung mga, sa December pa naman tong raffle, no? So, ibig sabihin, ma'am, sa mga magbubook pa po na tong year na to hanggang December. Yes, ma'am. Yun. January ayan, mga netizens. So, ma'am, alam nyo na, mayroon pa one entry. Ayan. So may chance pa po kayo mga netizens, ha? May yes, chance pa po kayo na manalo. Yes. And watch out po for the ano Club Villa 2 opening po sa June. So June. May date na to, ma'am. May date po. Pupuntahin natin at saka ano yung ating mga friends din na vloggers. Invite natin. Oo, ma'am, may date yes, na po ba ito? Yes, please. Sige, ma'am. Ma'am. I'll send you the invitations po. Okay. And also, mag-invite din po tayo ng mga ibang naging guest natin. It will be posted po sa Facebook page natin. Exciting po, ito. Netizens. Thank you so much, ayan, ma'am. So, lahat po na mga, lahat po, ma'am, lang nandito sa, ano, ma'am, nandito sa studio, eh, gustong-gusto na po talaga nilang pumunta. Direktara na daw. Ayan. Ay, so, alam na narinig yun na, ha? June pa daw ang opening ng, ano,
ng second. Ayan. Sige, ma'am, we will, yes. We will really see you during the event and on June. Sige po. Thank you so much, Ma'am Cheryl. Thank you Bye-bye. So much, ma'am. Have a good night. Bye. Good night po. Bye. Hello, mga netizens. This is Direk Melay of Netizens TV. Once again, this is Direk Melay of Netizens TV. Hello, mga netizens. Once again, this is Direk Melay of Netizens TV. Hello, mga netizens. Once again, this is Direk Melay of Netizens TV. And guys, for today's video, ayan, kay bye-bye mga world where innovation and entrepreneurship reign supreme, a select few rise above the rest. Welcome to the Netizens Choice Awards, where the power of the people meets the brilliance of business. The Netizens Choice Awards for businessmen and entrepreneurs, where vision meets action and where the power of choice drives progress. But what sets the Netizens Choice Awards apart is that it's not just a celebration of wealth and success. It's a celebration of the impact these individuals have on society, the lives they've touched, and the difference they've made. These entrepreneurs aren't satisfied with the status quo. They're the ones who see problems as opportunities and challenges as stepping stones to success. They are the architects of their own destiny. They aren't just businessmen. They're visionaries, risk takers, and the driving force behind global change. Well, sa ating assistants na mga negosyante rin na katulad ko, lagi ko sinasabi kung ano yung inyong passion, ano yung inyong love na gawin sa inyong buhay. For example, ito ay produkto or services, just focus on that. Yung isang bagay ba na hindi kayo nagsasawa gawin kahit na madaling araw na, sinatrabahan nyo pa rin, or gusto nyo itong produkto na to, push nyo lang yon. Ibig sabihin, andun lang inyong passion, andun lang inyong dedication, andun lang inyong love. Kaya kung ano man itong bagay na ito, ituloy nyo lang. At huwag kayong mapapagod mangarap. Lahat po ay nagsisikap. Lahat po ito ay na-mention ko kanina. Paghihirap, pagsasakripisyo upang makamit ang ating mga adhikain, no? At matugunan pa ang servisyong gusto nating ipabigay at ipamigay sa ating mga kababayan. Mahirap man itong gampanan, ngunit tayo'y nagsisikap. Katulad po ng iba nating mga netizens dyan, sa abot ng ating makakaya, lahat po ito sa aking mga staff at lahat ng doctors also, maraming salamat.
and especially, of course, ating mga partners. Salamat din po. Ngayon, ang Intelli Builders ay meron ng sariling building, may mga warehouse, satellite warehouse na kami sa NCR, kasi ang mga projects namin as of now, Metro Manila and NCR. Ang gusto namin, education. Kaya yung mga, marami rin kami mga scholars. Now we have employees more than 180 na. Tapos bukod dyan, usually we help pag meron tayo mga typhoon victims, fire victims, kahit din yung mga ibang may sakit. So hindi kami nagpo-focus sa isa lang. What we want is kung saan kami pwedeng makakatulong at kaya namin, binibigay namin, hindi lang kasi dyan yung monetary eh. Kailangan dyan na dyan yung pagmamahal mo, yung genuine concern mo. Sa business namin, kasi nga dahil manpower agency kami, sa syempre mahirap dahil mga taong hawak mo. Kaya lang kailangan sa amin maging madali. Dapat mahaba ang pasensya at mahal mo talaga yung trabaho mo. Nagpapasalamat ang North Asia Central Manpower Services and of course ang family ko. Ang father ko na wala na, nasa heaven na siya. Siya ang founder kasi ng North Asia. Plus ang president namin, si Belen Legaspi, na alam ko na hansyan siya kahit na hindi sumasama sa amin. Very supportive po yung aming president. And nagpapasalamat kami sa Netizen Choice kasi napansin si North Asia Central. Lahat ng hirap, lahat ng pagod, paid off. Thank you. Well, for the aspiring singers, songwriters, the ones that want to make it in the music business, just sharpen your tool. The thing that I've learned of my 17 years in the industry is kilalanin mo ang sarili mo. Yun yung pinaka lesson siguro na natutunan ko. Kilalanin mo ang sarili mo. Because in the beginning, let's be real, hindi mo pa kilala sarili mo. Hindi mo pa kilala yung strengths mo. Hindi mo pa kilala yung kung yung style mo, you know what I mean? My early years, ang dami kong sablay din eh. You know, it's also from the failures where we napupulot natin yung mga success natin. So, yun, it's okay to fail. Congratulations! Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm very honored and privileged na makatanggap ng Netizens Choice Award. Well, marami eh. Kasi I've done more than 300 films and thousands of TV series appearances, kontrabida roles, minsan salbahe, minsan mabuti din naman. Ano yan, parang kumbaga sign of versatility. Kumbaga eh, kung anong i-assign sa akin na role, eh, kailangan kong gampanan ng maganda at tama. It's an honor, maraming salamat po. Netizens Choice Award. Kumbaga eh, nakakatawa kasi parang People's Choice Award ito eh. Well, syempre, I'm very honored na pinili nyo kasama ng mga netizens natin na babigyan ako ng ganitong klaseng parangal. Maraming salamat po.
Direct Melee of Netizens TV. And guys, take note for today's video. Kasama lang naman natin ang mga taga The Pretty Yo. Yay! Ayan. Nabigyan kami ng opportunity magbigay ng tulong at magpasaya. Thank you po sa pag-invite at is happy po yung mga kids. Happy na rin po kami. Yay! Sure. Ayun, masyalan din kang magbigay sa mga batang pagkain. Ayun, thank you kasi this is my first time, so masarap pa lang makapagpasaya ng mga bata. Ayun, thank you sa opportunity. Ayan. So, ayan na mga netizens lang. Dahil dyan, actually, ang The Pretty You and si Miss Jessa Makaraig at Sir Marvin Makaraig ay ating awardee for the Brand Asia Awards, Netizens Best Choice Awards. Grabe. At saka, Philippine Social Media Awards. Ayan. So, dahil dyan, magbibigay din tayo sa kanila, sa The Pretty You ngayon. Ang Sagip Hirap, magbibigay lang ng certification sa kanilang pagbigay sa atin ng 100 packs of food. Ayan, ma'am. So, ayan. Life can sometimes feel so alone. But here on the Sunday Isabel Multi-Specialty Clinic and Diagnostic Center Incorporated, we ensure that you'll always have a friend beside you. It is our mission to set and practice high standards by assuring that our service is meeting the needs of our patients. For we envisions becoming one of the premier health facilities providing excellent healthcare services.
Santa Isabel Multi-Specialty Clinic and Diagnostic Center Incorporated is proud to offer you the following. Complete laboratory test from primary to tertiary. All types of X-ray examination. General and OB-GYN ultrasound. Vascular ultrasound. 2D echo and ECG. CT scan and CT angiogram. Stress exercise test. 24 hours BP and ambulatory. Complete medical clinic. Animal bite center. Vaccination center. Minor surgery. Dental clinic and general and orthodontics. We know life is hard, but you don't really have to go through it alone, because Vicente Isabel will be there and we will go further together. So, what are you waiting for? A friendly community medical facility? Well, that is us. World where innovation and entrepreneurship reign supreme, a select few rise above the rest. Welcome to the Netizens Choice Awards, where the power of the people meets the brilliance of business. Ayan mga netizens, and we're back with the Netizens TV show featuring the Netizens TV Choice Netizens Choice Awardees for 2024. And of course, ito na po ang inaabangan ng lahat. Ayan. So once again, we would like to congratulate our awardees for this year for Netizens Choice Awards, Certified Netizens Choice
Quality Services Orthodontic Clinic in Bulacan. That's Madeline Dental Clinic with Dr. Eva Marie Bayaborda, ang CEO and President, ang ating na-interview kanina. So, ang atin naman pong natutunan kay Doktora is, of course, sabi niya, do your business with passion. Actually, mga netizens, ngayon pong gabi na to, halos lahat po, ay halos po yung mga na-interview natin ay meron silang common denominator na naman. So, ito yung nakakatuwa every time na meron tayong netizens TV show, no? Kasi, hindi namin talaga to sinasadya, mga netizens, but ganito talaga siya every time. Last time, yung, alam mo, meron silang, para sila ng may mga corporate social responsibilities, tumutulong sa communities. O kaya minsan naman, pag in-interview natin, puro mga millennials, o kaya mga Gen Z ang may-ari ng companies. Ngayon naman, mga netizens, ay halos naman lahat ng mga in-interview natin is they are using their names or their kid's name as bearing the name of the business. Like, for example, ito po si Doktora Eva Marie Bayaborda, ginamit niyo yung name ng kanyang anak na si Madeline for her dental clinic. So, that's Madeline's Dental Clinic. Yun naman yung name. Yung next naman natin is yung Vicente Isabel Multi-Specialty Clinic naman. Ay, yun naman din ang app ng surname naman ni Miss Marcel Pestanyo. Yan naman yung Vicente Isabel. And the next naman is yun naman Club Villa Private Resort is surname na rin po ng may-ari or ng father ni Michelle na yung Claveria. Diba? So nakakatuwa. And ito naman, meron naman tayong iba pang mga interview. Sana, but sad to say, hindi po sila nakarating because of some technical issues. So, i-congratulate na lang din po natin yung Pet Dentity Philippines Incorporated. They are the Certified Netizens Choice Pet Database Services Provider. Na ganito pala, mga netizens. So, ano, parang identity ng inyong mga pets. Ayan, so siguro may mga passport pa itong mga pets ninyo kapag isasama nyo po sila abroad. Ayan. Tapos, of course, we have the Itadaki Japanese Resto Bar and Grill, the Certified Netizens Choice Authentic Japanese Food Cuisine Restaurant. Yun po ang interview sana natin ni Sir Patrick Adel Maranti, the owner and head chef of Itadaki. But yun nga, meron silang mga technical issues. And of course, Ms. Kesha Francisco, the CEO owner of Kizaya. Yan. They are the Certified Netizens Choice Ukay Ukay Bales Direct Supplier. Naalala ko tuloy si Mama Cheryl kanina, ang nagtitinda siya ng Ukay Ukay. So ayan, mga netizens, nalalaman nyo tuloy na ako din po ay isang tindera nung ako po ay nag-aaral pa because of course, sa hirap ng buhay, mga netizens, gusto din natin tumulong sa ating mga magulang para tayo ay mapag-aral ng ating mga magulang. So, ayan mga netizens, ito na po ang raffle na inaantay ninyo. This is the sunblock, oral sunblock of Aquasin Philippines. And, ayan talaga, ito talaga yung pinakabongga. Ino. Aquaskin na Makiberry Blend. This is in short the fountain of youth, mga netizens. Pag ininom niyo po ito, ay magkaroon po kayo ng napakabongga-bongga festlock fountain of youth, mga netizens. I hope and I do hope na talagang may nagagawa ito sa akin. Ang Fountain of Youth man. So actually, nang ininom ko siya, this is very good sa sleeping, sa may mga sleeping problems. Actually, nakakatulong siya makatulog. And yun nga, sabi nga eh, nawawala-wala ang iyong mga pecas din sa iyong mga fast lock. And of course, ito, isabay ninyo ang oral sunblock. Kasi sa panahon ngayon, sobrang init po. Ayaw mo nang lumabas ng bahay halos, di ba? So, sa dami ko na pong dinaldal ngayon, mga kids, kailangan na po natin mag-raffle, I know. Ayan, so, i-roll na po natin ang ating mga, ang ating roulette. Ayan, direct, go! For the raffle po is we will have 50 pesos Gcash load for 10 persons sa mananalo. And 5 Gcash load, 500 pesos
Juan Aquaskin. Ito po ang ating major sponsor winner. Ay, major winner from our sponsor. Ayan, gumagabi na po kasi talaga mga netizens. Sa ganito na po talaga ang epekto pag gumagabi na siya. Mag-aalas 10 na ng gabi. And andyan pa rin kayo na nagwa-watch sa amin. Okay, so let's roll the roulette. Technical. At tingnan natin kung sino po ang unang manalo today. Tonight pala. Asa na ang ating mahiwagang ruleta? Kung wala pa mga netizens, marapatin niyo pong ako'y kakanta muna. On bright. Sabi nga na. Iglang kamanta. Asa na po ang ating mga ruleta? Unbreak my heart. Why you love me again? Ayan, tuloy. Sa tagal ng ruleta na yan, na-discover na tuloy ako ang aking mga singing prowess. Ayan. Joe Pan! Ikaw ay nanalo ng 50 pesos GCash load. Number one. Joe Pan. Next is si Celine Oliveira Vera. Ang hirap naman ang pangalan. Pero ito po ay ating regular na watchers of our Netizens TV show. Ayan. And of course, si Army Clovers. So, yan kanina po yan sa Clove. Clove Private Resort. Ayan, and next I see Aya Gray. Ayan, yan yung ating mga bagong watchers for tonight's episode. 50 pesos GCash load. Ang gagawin na lang po mga netizens, PM nyo lang po kami. Ayan, si Miss Ruby Mendoza Paragile. Paragile. Ayan, so ang gawin nyo lang po mga netizens ay i-message nyo po ang ating page that will be. Ayan, si Cheng Arzaga, nanalo ka ng 50 pesos GCash load. I-message nyo lang po ang ating page at sabihin nyo po, i-message nyo po ka kayo ay nanalo ng, uy, char. Char-char lang po ito. Totoo ba yan na nanalo ka o char-char lang? Ayan. Nanalo ka po ng 50 pesos GCash load. Uy! Ayan, Jay Lee, nanalo kayo ng 50 pesos GCash load. Next po ay Boss Gun Channel. Kailangan po ID nyo po ha, ilagay nyo po Boss Gun Channel. Ayan. Next po ay si Same S Team. Ah. Kailangan po yun ang pangalan ninyo ha sa inyong ID. So, naka-10 na po tayo mga netizens. For the 50 pesos GCash load. Ngayon naman po ay i-raffle natin ang ating 100 pesos GCash load. Ayan. So, i-roll na po natin ang ating ruleta. Cleo. Uy, si Cleo Bardos, nanalo ka ng 100 pesos GCash load. Ayan, si Boss Ed Marti, nanalo ka ng 100 pesos GCash load. Binawasan ko pa ng 50. Gusto ko pong makipaghati kay Boss T. May commission po ako. Crystal, nanalo ka ng 100 pesos GCash load. And of course, Charito Hilado, nanalo ka ng 100 pesos GCash load. Pang ilan na iyon? Isa na lang mga netizens.
Sino maswerteng netizen ang manalo ng 100 pesos? Arstin, nanalo ka ng 100 pesos. Gcash load. Ayan po mga netizens. Ang nanalo ng ating Gcash load. And i-raffle naman natin ang oral sunblock. Kung sino po ang manalo nito ay napakaswerte because kailangan po natin ito sa panahon ngayon. Sobrang init sa labas para mawalan po kayo ng pekas. Ayan. So, okay. Roll na po natin ang ating ruleta. Game. Sino po ang maswerteng manalo ng Gcash load? Ay, hindi pa Gcash load. Tapos na pala. Gusto ko na naman pong bawasan. Gagawin ko ng Gcash. Butch, nanalo ka ng sunblock. Oral sunblock. Yay! Butch, kailangan po ID mo. Nakalagay din Butch. Ha? And eto naman po ang maswerte manalo. Actually, mga netizens, napakasarap po nito. Yung lasa niya, masarap. And then, masarap ang iyong tulog. Ito po ay, okay, basahin na lang po natin ang meron siya. Okay, ay wala pala siyang instruction para po saan ito. Pero ito ay, from the word fountain of youth, talagang magiging youthful po ang glow ng inyong mga skin. Ayan, ang ingredients po nito ay maki or makai berry. Ayan, Aristotela. Cleanses. Uy, naku, parang ingredients pa lang mga netizens. Ang hirap ng basahin. Inumin ko na lang. Ha? And meron siyang citric acid and napakasarap ng pang lasa nito mga netizens. And ang direction po nito ay 2 tablespoons daily ang dapat niyo makonsume every day. This is actually manufactured for TSB. Ayan, so parang gusto na naman po akong pasayawin dito. Sabi ko sa inyo, ayokong sumayaw eh. Wala akong TikTok, wala talaga. Kakainis talaga, ayoko talaga eh. Wala. Ayan. So, ayan mga netizens, isa na lang po talaga. So, dahil wala pa po yung ating roulette, kung sino po ba talaga yung mananalo nitong Fountain of Youth. Ayan, isa na lang mga netizens, antayin na lang natin bago ako makasayaw ng todo-todo. Wait, love! Ayan, kasi ayaw ko po kasi akong hinahamon. We love it all. Sam, diba? Roaring na lang ba kailangan natin dito? Eddie, wow! Kung sino ka man, ikaw yung nanalo. Now, Fountain of Youth. Eddie, wow! Kailangan mong ipakita po yung ID na nakalagay, Eddie, wow! Diba? Mga netizens. Ayan, wag nyo kaming pinagkaano dyan. Eddie, wow ka dyan. Okay, so ayan mga netizens. Thank you so much once again for watching Netizens TV Show. And sa pagtambay nyo po sa show na ito mga netizens, hosted by, of course, ang inyong galang director ng event po ha mga netizens. Baka po may magpunta sa akin at mag-apply po na may artista. Artistahin lang po tayo. Pero tayo po ay events director mga netizens. And we will see you during the event of Pocada Manila. I will be the one to direct the Netizens Choice Awards 2024 at Pocada Manila May 8 at 5 o'clock in the afternoon hanggang evening onwards. Ayan mga netizens. Thank you so much. Thank you so much. God bless everyone. Bye. Hello mga netizens, this is Direct Melay of Netizens TV. Once again, this is Direct Melay of Netizens TV. Hello mga netizens, once again, this is Direct Melay of Netizens TV. Hello mga netizens, once again, this is Direct Melay of Netizens TV. And guys, for today's video, ayan, kaya